Tips kung paano makatipid sa mga construction materials. So ganito yan, di ba, kapag bumibili tayo ng wholesale or maramihan, malaki po yung discount. So ganun din kapag o-order kayo sa mga hardware supply at meron kayong home improvement project at ready naman po ang inyong budget. So mas maganda, ipang-compute mo na po kung ilan po yung mga materials or magagamit mo at magagastos mo sa iyong contractor. Kung halimbawa, magpapa-fencing ka, magpapa-partition ka, magpapa-ceiling ka, magpapa-bakod ka. So, ipakompute mo na po lahat-lahat po ng mga materials na kakailangan ninyo or mag-i-slab kayo para orderin nyo na po siya lahat kung ready naman po yung budget nyo. Ang pinakamagastos talaga ay yung magpa-slab ka. So, this year, talagang ang mga presyo po ng materials ay mataas. Malaki po yung difference kung ikukumpara mo sa mga presyo last year. Kung na-compute nyo na po ng inyong contractor yung mga materials po na magagamit nyo at ready naman ang budget, so advice ko lang, pwede nyo na po yung orderin lahat para malaki po yung maging discount nyo. Kasi ako syempre, kapag merong mga umu-order sa amin at maramihan po yung order, nagbibigay po ako ng discount at nagbibigay po ako ng previs. Makipagkasundo lang kayo at makipag-usap sa mga hardware store na bibilhan nyo na kung pwede yung ibang mga materials habang hindi nyo pa gagamitin ay istock muna sa kanila. I-advance payment nyo lang po para makuha nyo po yung malaking discount. So, pwede po yun. At kung winaworry nyo naman, halimbawa, paano kung mali naman po yung estimate, halimbawa, sobra yung semento, sobra yung buhangin, sobra yung CHB, so pwede rin po kayo makipag-usap sa hardware store na kung pwede i-change item po yung mga ibang items po na nabayaran nyo na sa halaga po ng nabili nyo para at least malaki pa rin yung discount na makukuha nyo. Yung presyo po na hindi nyo na po ipapadeliver at hindi nyo na po kailangan. So, papalitan nyo na lang sila ng ibang items. So, ganun po. Ito po yung taon na talagang ang mga fast moving na mga items like yung cemento at RSB, sobrang moving yung price nyan. So, may mga pagkakataon na bumababa siya at may pagkakataon na tumataas siya. Talagang sobrang magalaw kung ikukumpara mo sa mga nakalipas na taon. So, yung iba ko pong customer na talaga malaki po yung pinagagawa, nag-advance payment sila once na bumaba po yung RSB or cemento, nag-advance payment sila para makuha po nila sa mababang presyo. At yung ganun pong sitwasyon ay pwede nyo pong i-coordinate sa mga hardware store na kung kailan nyo po kailangan, habang bababa yung presyo, bibilin nyo na siya, sa kanya lang po ipapadeliver. So, ibang hardware store po pumapayag po sa ganung setup. Talaga naman ang mga estimate ay hindi laging sakto, kundi labis ay may kulang. Yung mga miscellaneous, madalas nalilimutan yan yung mga maliliit na bagay na possible na gamitin, like minsan yung pako, yung mga brush, roller, ganyan, yung mga maliliit po na items. So yun lang, sana nakatulong. Kung meron pala kayong mga kailangan ng mga construction materials, meron po akong TikTok shop, The Jelly Santos Ate Dal, and meron po akong YouTube and Facebook page. Kung meron kayong mga questions or suggestions about sa mga construction materials, you can DM me. Huwag mo nga palang kalimutang i-like at i-follow mo na rin ako. God bless.